Mga kabisnes naming minamahal, makikisulo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Carriaga Mixed Vlog. Alminda Carriaga Mixed Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dito sa atin sa Middle East. Magandang umaga din sa atin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video po natin mga kabisnes, mga kapapi. Ang pagkakulong kay Kuya Bong. Actual footage po yun na ang pagkahuli na sabay po na idinala si Kuya Bong doon sa barangay at doon muna po siya ikinulong. So, bago po natin yan ituloy-tuloy, baka sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede po pag-subscribe ng ating munting bahay dyan at isabay natin ang notification bell para updated tayo lahat sa ating mga nire-reaction ng video. So well mga kabis, mga papi, and please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV, and Kabisnes Family. So ayun na, proceed na po tayo doon, ano. Masakit man sa ating mata, masakit man sa ating dibdib ang pagka kulong kay Kuya Bong, pero sadyang ganun ang buhay, diba? At kumaga dapat na yon sa kanya para kasi mabigyan din siya ng leksyon, kasi hindi rin naman din siya nakikinig kay Kabisnes at lalong siya'y lumalala. Eh kung papabayaan na lang po at ay maging skeleton po ang kanyang bahay at patuloy niya itong inibinibenta. Kumbaga si Bong ay wala na sa katinuan dahil sa kalasingan at sa paggagamit ng bawal na gamot. So, yun nga po, ano, marami sa atin ang nakakapanood at nakakapag-comments na mga viewers natin, tayong mga viewers na masakit nga naman talaga, no. Titingnan kasi ang dami sa atin nagmamahal kay Kuya Bong. Alam naman po natin ang pinagdadaanan ni Kuya Bong at alam din natin ang buhay niya. So pero sa ganito sigurong pamamaraan at madala konti mabigyan siya ng leksyon sa sa kanyang ginagawa, kasi para kasing hindi na po siyang nakikinig din kay Kabisnes at wala na siyang pinapakinggan, wala na siyang sinasanto, baga lahat na lang ay ibinibenta niya, wala nang natira doon sa bahay niya, kahit yung pinto niya doon ay kumbaga binibenta na rin niya. So yun ang nasa isip nila ni Mrs. Kabisnes, na baka maging skeleton yung bahay niya at titigtigin niya yung lahat, kukunin niya yung dapat ibenta doon, no. So ayun nga taya, ang pagkahuli sa kanya ay nang dahil sa tawag ni Ate Nanette, dahil nga ay binabakbak ni Bong yung yero doon sa may yero doon sa may bakod na yun, at ay kukunin niya para ibebenta. So ito ay nakita ni Ate Nanette at kumbaga isinaway, at ang sabi ni Ate Nanette ito daw ay tumakbo. Ay ang ginawa ni Ate Nanette ay tinawagan si Lakabisnes at pilit si Kuya Bong ay ipapahin, kumbaga ipapahinto at ay kakausapin siya nila Mr. and Mrs. Kabisnes. Hindi ito nakinig, ito ay kumbaga tumakbo. Pero sa magandang kamagandang palad, siya ay nakita pa rin nila Mr. and Mrs. Kabisnes at siya ay nahuli. So on that time na kinausap siya ni Mr. Kabisnes, nawala talaga, sabog pa rin si Kuya Bong, lasing na lasing pa rin. At ay pinapapili kung ano ba, rehab ba o kulungan. So ang suggestion ni Mrs. Kabisnes, ipapakulong na lang daw muna. Kasi mga kabisnes, mga kapapi, alam naman natin na ipinarehab na ito si Kuya Bong dati, ano. Pero bumalik pa rin siya sa dati niyang ginagawa, ano. So kung sa anong kadahilanan ay alam naman natin, isinabi na natin kung ano yung kadahilanan, ang
siyempre maraming nagsasabi, marami talaga sa atin nagsasabi, ang pinagkagaganyan ni Kuya Bong ay dahil sa babae. Alam naman natin yun, di ba? At alam din natin na gusto na talagang magkapamilya si Kuya Bong. Pero sadyang, kumbaga, hindi kasi niya kayang tanggapin o hindi kasi niya kayang iliwanag sa isip niya na hindi basta-basta ang pag-aasawa. At ang napili niyang babaeng mapapangasawa niya ay hindi naman seryoso sa kanya. Kumbaga, ginamit lang siya. So, doon sa pangingisip ni Kuya Bong ay hindi niya kayang tanggapin na ganun yung nangyari. Kaya, kumbaga, inano niya yung sarili niya sa ganung pamaraan. Siguro, ang nasa isip ni Kuya Bong ay magmamalasakit sa kanya yung babaeng pangarap niyang pakasalan siya. Kung magkakaganyan siya ay, kumbaga, yung bang iniisip siguro nitong si Kuya Bong ay maawa sa kanya na hindi niya alam na sarili niya ang pinaparusahan niya, hindi man kung sino, hindi ba? Kasi alam naman natin na nagsasaya yung babaeng gusto sana, yung babaeng nanloko sa kanya, nagpanggap. Nagsasaya ngayon sa nangyari kay Kuya Bong. Yun ang hindi naiisip ni Kuya Bong. Yun ang hindi napunta sa pangingisip niya na sa ganong sitwasyon. Di ba mga papi, mga kabisnis, mga kapapi. So, ayun na nga atay na nakuha na nga ng mga barangay si Kuya Bong at ginawa ng testigo si Ate Nenet sa lahat at yung pintuan na ibinenta niya ay nakuha naman uli ni Papa Dins at kumbaga itinubos kung saan doon ibinenta niya sa tao. So, and doon at ay sinabi, kumbaga para maliwanagan si Kuya Bong na mali yung ginagawa niya sa ganong sitwasyon, sa ganong pamamaraan siya gagawin. So, si Ate Nenet nga ang testigo doon sa ano ni Kuya Bong. Kasi, kumbaga, hindi naman talaga makukulong yung isang tao kung wala siyang testigo. So, nagtestigo si Ate Nenet para rin naman yun sa kabutihan ni Kuya Bong. Ang pagtestigo ni Ate Nenet ay hindi para ikapahamak ni Kuya Bong. Ikakabuti niya. Baka sakali siya ay magbago. Kung andun niya siya sa loob ng kulungan, maiisip niya na mali yung ginagawa niya. Diba mga kabisnes, mga kapapi? Hindi naman siguro niya maisip yun kung hindi siya bibigyan ng leksyon dito sa kanyang mga ginagawa. Ay hindi naman pwede yung nabasta-basta na lang pahintulutan ni kabisnes ang lahat ng ginagawa ni Bong na kamalian. Hindi ba? Para din naman yun sa kanyang kabutihan. Hindi naman yun para kung ano-ano. Para din yun sa kanya. So, maraming nagsasabi, nakikita natin sa comment section na talaga namang napaiyak sila sa pagkahuli kay Kuya Bong at pagkakulong sa kanya. Lahat naman tayo kasi mahal natin si Kuya Bong eh. Di ba? Alam naman natin kung ano yung kalagayan at buhay niya at kung saan. Kumbaga, alam naman natin na hanggang saan lang ang kaisipan ni Kuya Bong, di ba? Siguro kahit papaano ay maisip niya na tumino sa ganitong pamamaraan na ikukulong siya. At maisip din niya na ang kamalian na ginagawa niya, ang kanyang pagkakamali na hindi dapat niyang gawin, di ba? Alam naman natin yun mga kapapi na mga ka-business mga kapapi ano. Saan pa naman siya pupunta? Saan pa naman at kung sino pa? Sino ba naman ang magmamahal kay Kuya Bong at umintindi kundi ang ka-business family lamang? Pero sadyang sa lahat ng pagkakataon na binigay ni ka-business sa kanya, pang-uunawa, pagmamalasakit, pagmamahal ay hinding-hindi pa rin yun, kumbaga i-adapt ni Bong doon sa kanyang pag-iisip. Baka sakali dito sa kanya, sa ginawa na ito na ikinulong siya ay maiintindihan niya, diba? Hindi yun para ikulong siya, para
mapatiwarak siya, kundi ang mapabuti siya. Kasi, kumbaga, ang sitwasyon ay naging abusado na itong si Kuya Bong sa pagbibigay ng pag-uunawa kay Kuya Bo ni Kabisnis sa kanya, pagbibigay ng pag-uunawa, pagbibigay ng pagmamahal, pagmamalasakit, pag-iintindi. Kaya nga po maraming nagsasabi na bakit hindi na lang daw bigyan ng leksyon itong si Bong para daw ay tumino. So ngayon andito na at kumbaga hindi tinolerate ni Kabisnis ang isang tulad ni Kuya Bong na kahit gaano niya kamahal, kahit gaano kasakit sa kanila, ay kumbaga nagkapit labi na lang, kumbaga nag-ano na lang si Kuya, si Kabisnis, na kahit masakit man sa kanya ay masakit sa kanilang kalooban ang gawin. Itinuloy nila para din naman ito sa kabutihan ni Kuya Bong. Baka sakali siya ay magbago, siya ay hindi niya nauulitin ang lahat ng ginagawa niya kasi naranasan niya na ang makulong. At saka mga kabisnis, mga kapapi, no, kung irerehab naman si Kuya Bong, narehab na siya, alam na niya yun kung ano ang nasa rehab, naranasan niya na yun, pero bumalik pa rin siya kahit nirehab na siya noon, hindi ba? Kasi kumbaga hindi niya naranasan ang hirap doon sa loob ng rehab. Hindi tulad dito sa ipadanas sa kanya ang ikulong siya, mararanasan niya ang hirap. Kasi doon sa rehab, maganda maganda ang buhay niya doon. May nag-aalaga sa kanya, may nagpapayo sa kanya. Samantala dito sa kulungan ay ipadanas naman sa kanya ang hirap, di ba? Kasi kumbaga itong si Kuya Bong ay hindi natututo sa lahat ng bagay, di ba? So baka dito sa pagkakulong sa kanya ay maranasan niya, kasi nag-iisa siya doon sa loob, wala siyang kausap, malamok, wala kung ano-ano man. So dapat ay sana ay maintindihan ni Kuya Bong na hindi pala basta-basta ang makulong ka. Hindi pala masarap ang buhay sa kulungan. Ipadama sa kanya na ganun ang sitwasyon niya ngayon. Hindi naman po siya basta-basta ipapa ganun ni Kabisnis o bigyan ng ganung leksyon. Kung hindi naman sa katigasan ng ulo niya, hindi ba? Mas lalo niya kasing pinapalala yung sitwasyon. Kumbaga, kung kakausapin siya ni Kabisnis, ay oo lang siya ng oo, pero hindi niya yung tinutupad. Kumbaga, mas lalo niya talagang pinapalala ang sitwasyon niya. So, ang bago man siyang ipinasok doon, bago siya kunin ng barangay, ay sinabihan siya ni Kabisnis, bakit na lang ay hindi pumunta doon sa bahay kukuha ng pera kesa sa ipinagbebenta niya yung gamit o yung mismo pinagbabaklas niya doon kung anong nandoon sa bahay na ipinagawa sa kanya ni Kabisnis. So, ang sabi ni Kuya Bong ay nahihiya daw siya pumunta doon na nakukuha ng pera niya. Siguro na naanuhan niya siya ng hiya, kumbaga naunahan na siya ng hiya. Kaya instead pupunta siya doon kila Mrs. Kabisnis na humingi ng pera niya, ay kung ano-ano na lang ginagawa nitong si Kuya Bong, no, na hindi naman dapat gawin. So ang sinabi ni Mr. Kabisnis, ano ang gusto mo? Ang magnakaw ka o kukunin mo yung pera mo doon? Diba? So dito kay Kuya Bong kasi kumbaga yung pangingisip niya na nahihiya siya ay hindi natin mapaliwanag kung bakit ay nauuna sa kanya yung kahihiyan pag pumunta doon sa Kabisnis, lumapit doon, di ba? Ay andon naman, pwede naman siya kumuha doon ng sarili niyang pera. May pera naman siya doon, hindi ba? Alam naman natin na malaki ang pera ni Kuya Bong dito kila Kabisnis, no? Pero hindi niya magawa yon. Ang gawin niya kasi yung kung ano-ano yung pinagbebenta niya. Kumbaga itong pagkakataon na ito, naging malala si Kuya Bong. Parang kung sa sakit ay parang mahirap na siyang
gamutin. Kasi sa instead na magagamot pa siya, kung hindi ba, baga kung hindi, mas lalo niyang pinapalala, mas lalo niyang pinapalala hanggang humantong nga sa ganito. So mas maganda na siguro yun at ipadama sa kanya na ganyang buhay, na dahil sa ginawa niyang pagkakamali ay dapat talaga siyang makulong. Di ba, mga kapapi, mga kabisnis, totoo yung sinasabi ni kabisnis na ang sakit sa dibdib. Kahit naman tayo ay bilang isang viewers lang ni kabisnis na nagmahal kay Bong, ay yung bang pagkakuha sa kanya ng barangay ay parang nakapagsabi din ako, kawawa naman talaga siya. Noon, napapunta na tayo doon. Talagang naawa tayo. Pero dapat talaga siyang bigyan ng leksyon para matuto siya at magbago. Baka sakali dito, nagbabaka sakali tayo, ano, mga kabisnes, mga kapapi, na dito ay magbabago siya, na madanasan niya ang makulong. Hindi ba, mga kabisnes, mga kapapi? So well, hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito sa pagkakulong ni Kuya Bong. Masakit man para sa atin, mga viewers, pero kailangan natin tulungan siya. Kailangan natin na intindihin ang desisyon ni Mr. Kabisnis para rin naman ito sa kabutihan ni Kuya Bong. Hindi ba, mga kabisnis, mga papi? So well, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan po ninyo, please likes and share and subscribe and comments all my videos, at maraming salamat po sa inyong pagtangkilig dito sa aking pagre-reaction sa Kabisnis Official, Papa Dins TV at Kabisnis Family. At huwag po natin niyang kalimutan i-subscribe itong dalawang mag-ama, Kabisnis Family, Kabisnis Official at Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, ang Kabisnis Family, at ang anim na kagwang po huwag natin kalimutan i-subscribe, okay? At ang mga kaibigan ni Mr. Kabisnis, ang Kawiwakiwak TV at Kahimas TV, at ang Bong MTV, at ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot TV po, at ang aking mga kasamahang magigiting kasamahang na reactors, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Birabanat tayo, mga kabisnis. Hanggang sa muli. Bye-bye po. See you again.